Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan po natin ang 7th kabanata ng Search is Over. Pero bago nating simulan ang ating storya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Bakit hindi ka uuwi? Dismayadong tanong ni Stephanie nang tumawag si Gilbert. Alas 9 na ng gabi, pero nasa hotel pa ito. Nakatulugan na nga ni Naomi ang paghihintay rito. Marami kasi akong paperworks na dapat tapusin, ang wika nito. Pwede mo naman yata yung ipagawa sa iba, wika niya. Nasanay na siyang may katabi sa pagtulog. Sa iba mo na lang ipagawa yan. I'm sorry, ako lang talagang pwedeng gumawa nito. Sige na, good night. Napailing na lang siya nang tapusin nito ang kanilang pag-uusap. Hindi maganda ang pakiramdam niya nang pumasok sa silid at sumampa sa kama. Matagal bago siya nakatulog at panay pa ang gising niya. Natagpuan niya ang sarili na panay ang pagkapa sa kanyang tabi. Hinahanap ang bulto na lagi niyang katabi. Ay, ang hirap palang masanay na matulog nang may katabi. Buntong hininga niya. Nagpunta siya sa sala at tumawag sa hotel. Sa personal number ni Gilbert. Walang sumasagot sa kanya pero hindi siya tumigil sa kada dial. Hindi niya iniisip na tulog na ito. Dahil kaya nga ito naroon ay para gawin ang mga paperworks na sinasabi nito. Pero nang sagutin naman ito ang tawag niya ay nahalata niyang galing ito sa pagtulog. Nakatulog ka dyan? Tanong niya. Ikaw kasi ayaw mo pang umuwi rito. Naidlip ako, sagot nito. May problema ba dyan? Wala naman, hindi lang ako makatulog. Nasanay na kasi ako na may katabi. Umuwi ka na rito, please. Hindi talaga pwede. Wika nito na nai-imagine niyang nakailing. Bumalik ka na sa pagtulog, may una namang malalaki. Yun na lang ang itabi mo at imaginin mo na ako. Hindi ka pa rin tapos dyan? Gusto niya talagang makatabi ito sa pagtulog. Hindi pa talaga. Sobrang dami talaga ng mga paperworks dito. Pagtapos ka na dyan, umuwi ka na kaagad ha. Bilin niya. Yup, good night. Good night. Balik na naman siya sa kanyang silid. Itinabi nga niya ang malaking unan pero hindi pa rin siya nakakatulog ng mabuti. Pagising-gising pa rin siya. Kinabukasan tuloy nang magising siya ay may eye bug siya. Ma'am, you've got an eye bugs. Wika ni Naomi na napangiwi. Hindi ka ba nakatulog kagabi? Ah, hinintay ko kasi ang daddy mo. Dumating na ba? Hindi pa. Tumawag kani-kanina lang. At sa hotel na daw siya magbe-breakfast. Bakit daw? Nadismaya na naman siya. Marami pa raw po kasi siyang paperworks na gagawin. Okay lang yun, mami. Tayong dalawa na lang ang mag-breakfast. Pumunta na lang tayo sa hotel. Doon na tayo mag-almusal para makasalo natin ang daddy mo. Wika niya. Wow, that's a wise idea, mami. Wika ni Naomi. Humawak na agad ito sa kamay niya at hinila na siya palabas ng bahay. Bakit narito kayo? Ang nabibiglang tanong ni Gilbert nang bumungad sa suite niya si Stephanie at Naomi. Kagigising lang niya dahil matapos siyang tawagin ni Stephanie kagabi ay hindi siya nakabalik sa pagtulog. Nabother kasi siya dahil nagsinungaling siya rito. Hindi totoong may paperwork siya na ginagawa. Ayaw lang talaga niyang umuwi ng bahay dahil nag-aalala siya na baka hindi na niya mapigil ang sarili kapag nagkatabi uli sila sa kama. Don't you glad, daddy? Tanong sa kanya ni Naomi na lumapit at humawak sa kamay niya. Niyugyug nito yun. Gusto po kasi ni mami na pumunta kami rito para makasabay ka sa almusal. Don't you happy? Of course I'm happy. Sagot niya na hindi tiningnan si Stephanie. Kahit bagong gising ito at halatang hindi pa nakapaligo ay napakaganda nito. Totoo nga ang kasabihan
na makikita ang kagandahan ng isang babae kapag bagong gising. Anong oras ka nakatulog? Tanong ni Stephanie. Bakit hindi ka umuwi ng bahay? Pasensya na, sobrang antok ko na kasi. Kaya hindi ko na nagawang umuwi. Kinarga niya si Naomi at pinaupo sa gilid ng kama. Magsisipilyo lang ako at maghihilamos. Pumasok na siya sa banyo. Napabuntong hininga siya matapos maisara ang pinto. Kahit inosente at walang alam si Stephanie sa ganung bagay, ay tiyak na mahahalata nito ang nangyayari sa kanya kapag magkatabi sila sa kama o magkalapit. Kailangan niyang magsuot lagi ng mga maluluwag na pantalon upang maitago rito ang kalagayan niya. Gustong ma-offend si Stephanie nang iiwas ni Gilbert ang mukha sa kanya. Namansyahan kasi ng pagkain ang gilid ng bibig nito at pupunasan sana niya pero umiwas nga ito. Parang natatakot itong mapadikit sa kanya. Nandidiri ka ba sa akin? Hindi nakapagpigil na tanong niya. Hindi. Sagot nito na gumuhit ang guilt sa mukha. Bakit ka ganyan? Parang ayaw mong mapadikit sa akin. Wala naman akong transferable disease. Oo nga naman, Daddy. Parang ibang kinikilos mo. Wika ni Naomi. Ginatungan pa nito ang damdamin niya nang hindi nito nalalaman. Kanina pa kita napapansin, ha? Guni-guni mo lang yan, sweetie pie. Hinawakan nito ang baba ni Naomi. Pagkatapos ay uminom ito ng tubig. Mauuna na ako sa inyo at napakarami ko pang gagawin. Matapos niyo kumain, umuwi na kayo, okay? Yes, Daddy. Sagot ni Naomi. Si Stephanie ay hindi kumibo. Kaduda-duda talaga ang kinikilos ni Gilbert. Kailangan niyang malaman kung ano ang dahilan at nagkaganoon ito. Mamayang lunch, uuwi ka ba sa bahay? Tanong niya rito na hindi nakatiis. Nakatayo pa ito sa tabi niya at naramdaman niyang tinitigan siya. Yeah, sagot nito. Doon ka maghahapunan? Uuwi rin, kaya lang dito ako matutulog uli. Hindi na siya nagsalita upang ipakita ang pagtatampo niya. Hinintay niyang aluin nito pero dead may ito. Parang hindi nakahalata. Sir, sabi ko po may dumating kang bisita. Ulit ng sekretarya kay Gilbert dahil hindi siya nag-respond sa sinabi nito. Simula pa kanina ay wala siya sa sarili. Sino? Walang ganang tanong niya. Cyril Perez daw po. Napasinghap siya. Ang best friend niyang walang utang na loob ang dumating. Send her in. Ilang sandali lang ay kaharap na niya si Cyril. Wala pa rin pagkupas ang ganda nito. Kamusta ka na? Tanong nito. Ibabalik mo na ba sa akin ang anak ko? O kailangan nating magharap sa korte? Para ka nag-iwan ng tuta. Mariingwi ka niya. Matapos kong alagaan si Naomi sa loob ng 8 taon, ganun lang kadali kung kunin mo siya? You can't have her back, Cyril. At bakit? Ako ang ina niya. Hindi ka naman naging tunay na ina sa kanya. Alam ko kung ano naging trabaho mo sa ibang bansa. Yeah, ipinagbili ko ang laman ko. Ano ngayon sa'yo? Ginawa ko yun para kay Naomi. Hindi ako papayag na buhayin mo siya sa perang galing sa masama. Wala kang pakialam. Wala kang pakialam kung saan galing ang pera na ibinubuhay ko sa kanya. Anak ko siya, Gilbert. Give her back to me. Hindi ko siya ibabalik sa'yo. And that's final. Get out! Itinuro niya ang pinto. Noong mabuntis ito ay gusto nitong ipalaglag pero pinigil niya ito. Nang manganak ito ay gusto naman nitong itapon ng bata o kaya ay patayin. Hilakbot na hilakbot siya sa naging takbo ng pag-iisip nito. Pinapaniwala na lamang niya itong itinapon niya ang anak nito para matigil ito. Pero ang totoo ay inaalagaan niya si Naomi. Kumuha pa siya ng midwife dahil hindi naman niya kayang mag-alaga ng baby within 24 hours. Pero nalaman pa rin nito na buhay si Naomi at gusto talaga nitong patayin ang bata. Ang anak nito ang pinagbubuntunan nito ng galit sa pagiging disgrasyada nito. Inoferan niya ito ng malaking pera para tantanan na ang anak. Tinanggap nito ang pera at winaldas. Nagwala ito. Pagkatapos nun, ay nabalitaan na lamang niyang nagtungo ito sa ibang bansa. Nagbebenta ng laman. Hindi mo ako pwedeng basta nalang ipagtabuyan, Gilbert. Wika nito. Hindi ako kung sino lang. Ina ako ni Naomi.
Bakit ba ayaw mo siyang ibalik sa akin? Hindi mo naman siya tunay na anak. Tiningnan siya nito sa paraang puno ng malisya. Hindi nito alam na naging impotent siya for so many years. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na sabihin ito. Dahil nga problemado din ito ng mga panahong yun. O baka naman may plano ka sa kanya paglaki niya. Sa sinabi nito ay hindi siya nakapagpigil. Umigkas ang palad niya at kamuntik na niya itong masampal. Mabuti na lamang at nangibabaw pa rin ang pagkamaginoon niya. Sa study table tumama ang kanyang palad. Give her back to me! Ang wika ni Cyril. I need her in my life, Gilbert! Nagulat siya sa pag-iyak nito. Hindi na ako maaaring magkaanak. Nagkaroon ako ng komplikasyon sa matres nang dahil na rin sa kagagawan mo. Hindi ako naging masaya. Narealize ko na gusto ko pala magkaanak. Lumuhod na itong bigla sa harapan niya. Utak na loob, Gilbert. Ibalik mo na siya sa akin. Pangako na mamahalin at aalagaan ko siyang mabuti. Nahabag siya rito pero hindi siya nagsalita. Mas mahalaga sa kanya ang kapakanan ni Naomi. Gilbert, bakit? Concerned na tanong ni Stephanie nang dumating ito. Walang kasing lungkot ang mukha nito. Can we talk? Balik tanong naman ito. Sure. Agad siyang sumunod nang magtungo ito sa silid niya. Anong problema? Tanong niya nang makaupo sa sofa. Pumunta sa hotel kanina ang ina ni Naomi. Nagmamakaawa na ibigay ko sa kanya ang anak niya. At naawa naman ako sa kanya. So, ano ang desisyon mo ngayon? Hindi ko pa alam. I feel so bad. Nahati ang isip at puso ko sa dalawa. Naiintindihan ko ang damdamin mo. Wika niya na lumapit dito. Hinawakan niya ang palad nito sa pagnanais na mabigyan ito ng comfort. Mahirap talagang isuko si Naomi dahil nga hindi ka pwedeng magkaanak. Wika niya sa tonong bakas ang simpatsya rito. Hinaplos niya ang mukha nito dahil sa awa rito. Please, don't do it again. Wika nito na parang nahihirapan. Napatanga naman siya rito. Bakit? Hindi ito sumagot. Iniwan siya ng walang paalam. Naguguluhan naman siyang napatitig sa kanyang palad. Ano ang meron nun? At ayaw ni Gilbert na hawakan niya. I made up my mind, Stephanie. Ibibigay ko si Naomi sa tunay niyang ina. Wika sa kanya ni Gilbert nang tawagan siya nito. Bumalik ito sa hotel nang hindi nagpapaalam sa kanya at makalipas ang isang oras ay tumawag. Naisip ko kasi na kahit na gaano pa man kalaki ang pagkakamali niya noon, siya pa rin ang ina ni Naomi. I think you made the right decision, Gilbert. Wika niya. Sa awa niya rito ay kamuntik na niyang makalimutan na impotent ito. Sasabihin sana niya na mag-anak na lang sila. Kamuntik ding mawala sa isip niya na gusto niya maging forever virgin. Ipapasundo ko dyan si Naomi. Wika nito. Kakausapin ko siyang mabuti. Kailangan kong maipaliwanag sa kanya ang lahat-lahat. Bakit hindi ka nalang umuwi rito? I have many works here. Ang katwira nito. Iahatid ko nalang dyan si Naomi. No. Agap nito. Ipasusundo ko nalang dyan sa driver. Okay. Nahalata na niya na parang ayaw yata siyang makita ni Gilbert. Pero bakit? Sa kaiisip niya, ay natagpuan din niya ang sagot. Hindi na siya nito kailangan kaya ito nagkaganoon. Hindi nga ba't kaya siya nito pinakasalan ay para mapunta sa custody nito si Naomi? Siguro ay nagbabalak ito ng annulment. Sa isiping yun ay nalungkot siya ng gusto. Hindi na niya gustong mawalay rito dahil natutunan niya na pala itong ibigin nang hindi niya namamalayan. At dito na po nagtatapos ang 17th kabanata ng Search is Over. Tuluyan na nga kayang isusuko ni Gilbert si Naomi? At ano naman kaya ang mangyayari sa kanilang dalawa ni Gilbert? Ang kasagutan, abangan niyo po sa susunod na mangyayari. Maraming salamat po.